Muli po ay good morning po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Salamat po rin ating Panginoon sa kanya pong kabutihan at tayo po muling tinipon niya ngayong umaga upang magbigay po ng papuri at pagsamba sa kanya. Tunay po ating pong pagsamba ay pawang pagtugon lamang sa kanyang biyaya at pag-ibig sa atin. Dala po siya napakabuti, kaya niligtas, inaalagaan, at meron po sa inda po na kaluwatihan sa inaharap, tayo lang po dapat na magpuri, magpasalamat po sa Kanya. At ang ating po relasyon sa ating Panginoon ay nagbunga rin na relasyon sa ating kapwa. Kaya nga pong ating paksa ngayong umaga, magmahalan bilang magkakapatid. Alam niyo po ba na tayong kakapatid, mga minamahal? Yes, kaya tayo magkakamukha, di po ba? Pasalamat ba kayo na kamukha niyo po yung katabi ninyo? Ayan, no? Kaya po tayo po ay isang espiritu, isang Panginoon, at isang panampalataya. Magmahalan bilang kakapatid. Para po sa ating mga online viewers, good morning po sa inyo lahat. Alam ko po na rin po kayo, kahit hindi kayo makita, na kayo rin po yung pagpalain sa umaga ito. Kaya tayo magpatuloy po sa magitan po ng ating handang prelude. Maraming salamat po. Thank you.
Purihin ng Panginoon. Nawa tayo nga po yung matagpuang tapat, find us faithful hanggang po sa dulo ng ating buhay. Purihin ng Diyos. Tayo po ito may lahat. Para po sa ating pagbasa ng ating pong teksto, isa na pong version, ngunit po yung napakaganda pong bagay ng Biblia ukol po sa iglesia at magkakapatid sa pananampalataya. Sabi po sa English, alin sa English mo muna, then sabi-sabi sa Pilipino po, Romans 12:10, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Sabay-sabay po sa Tagalog, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay pagpauna sa isa ang iba. Naway pagpalain ng Panginoon ang ating binasang salita. At habang tayo binadako po sa isang daling katahimikan, ating po yung ating ulo at ating pong muling kausapin ng Panginoon sa ating puso, ating pong hinantawan, ating mga kasalanan, at muli pong ating isuko sa Panginoon ang ating buong sarili. Niling na ang kanyang banal espiritu ang manguna at gamitin niya pong lubos para sa panambahan ngayong umaga. Kami, O Diyos, ay pumupuri sa inyong kabanalan, katuwiran, kadakilaan. Aming kinikilala, O Diyos, na wala kami maaring pagmalaki sa inyong habag at biyaya para sa aming kapakanan. Patuwarin niyo kami, O Diyos, ang mga pagkakasala. Inyo pong linisin po muli aming puso't isipan. Dalisayin niyo pong aming buong pagkatao. At aming pong muli, binabalik, O Diyos, inihahandog, iniaali ang buong sarili. Bila isang buhay na handog, nawaitin niyo pong makitang banal at tanggap-tanggap sa inyong harapan. Kaya nga po ang siyang madakila, mapuri sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo ang bawat bagay ng gawaan ito, magdulot po ng kagalakan sa inyong puso at pagpapala sa bawat isa. At kumera man sa amin, Panginoon, na wala pang katiyakan ng kaligtasan, wala pang Jesus sa kanyang puso, at niya siya binago, Panginoon, bilang isang tunay na nilalang, bago nilalang, naway kayong gumilos, O Diyos, kung sabi niya ba ng Espiritu, Panginoon, taong iyon, upang siya'y tumawag, Panginoon, sa inyong pagsisisi, pagitiwala, at pagsuko na kanyang buhay. Itong dalangin, Panginoon Kristo Jesus, Amen. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. At good morning din po sa mga nanonood sa online. Ating pong simula ng ating pag-aawitan. Ating pong unang awitin, When We All Get to Heaven. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all
see Jesus, we'll sing and shout the victory. Atin pong susunod na awitin, Love Will Be Our Home. Po'y umikot at magkamayan habang kinakamusta ang bawat isa at awitin po natin, I love you with the love of the Lord and there's a welcome gift. And also to our online. The Lord, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in you the glory of my King and I love you with the love of the Lord. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian here, hallelujah, there's a welcome here, a welcome here, there's a Christian welcome here. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in you the glory of my King, and I love you with the love of the Lord. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. At ganun din po sa mga nanonood online.
So, yan po, no? Tayo po'y dadako po sa ating mga announcements. Week in review for June 30 to July 6, 2024. Ang atin pong Children's Ministry. Yan po, no? So, sila po ay nagkaroon po ng special number last Sunday. And syempre, hindi rin po mawala. At ang nangungunang, Seniors Fellowship. Amen. Yan, no? Mga nagbabataang, naggagandahang mga senior. Amen po ba yan? Amen. Adult Sunday School Class. Yan po is every 3 p.m. sa pangunguna po yan ng ating pastor. Yan po, no? Yung mga gawain po ng atin pong church after service. Syempre, meron din po tayong Lord's Supper last week, no? Ito po ay ginanap ng 4 p.m. po. And leaders meeting, yan po, no? 5 p.m. po yan ginanap. Last Sunday din po. Midweek worship service and prayer meeting, that is every 7 p.m. Meron na rin po tayo face-to-face and via online. So kayo po ay inaanyayahan po namin na umaten, na manood ng atin pong midweek service every Wednesday 7 p.m. And sa atin pong San Mateo Home Bible Study every Thursday, 5 p.m. po yan. So, again po, kung kayo po ay binigyan ng pagkakataon na maglaan ng oras, lakas, kayo po ay tumulong po sa mga gawain na yan ng atin pong simbahan po. Yan po, no? San Mateo Bible Study po. And syempre, ang atin pong Kamarin Outreach, no? Meron po tayo dyang Bible Study and Fellowship every Friday, 5 p.m. naman po yan. Sa pagmamahal po ng ating Panginoon, no? Ang bawat isa ay ginagamit para sa mga kapatiran. Taytay Ministry, Worship Service and Fellowship every Saturday, 10 a.m. naman po yan. Yan po yung mga gawain natin, no? Children's Ministry. Nakita niyo ba na may sinend si Pastor na special number ng mga young people, no, ng mga kabataan sa atin pong Taytay. Siyempre, Go Geek About Track Distribution and Good News or BKBC every Saturday, 3 p.m. naman po yan. Home Bible Study every Wednesday and Saturday. Po, no? Kung kayo man po ay binigyan ng oras at pagkakadaon at lakas na gumawa po sa mga gawain na yan, tayo po'y tumulong. Yan. Yan po, yung atin pong weekend review last week. Siyempre, hindi po mawala ang birthday celebrants natin. So happy birthday to July, from July 10 to July 12, 2024. July 10, Sister Denise. July 11, Sister Jamil. And happy wedding anniversary naman po kanila, Brother Gino and Sister Brenda Estuesta. Sa July 8 po yan. July 12, Brother Leo and Sister Irene. Ayan po, tayo po, meron pa pong announcement and reminder. So, daily Bible blessing, yan po ay sinesend every morning, no? 5 a.m. pa lang po, 6 a.m. Nauna pong nagising sa akin si Pastor. Nakita ko na po yung Bible blessing niya. So, nawa po, yan po ay mapanood natin, mapakinggan po natin dahil hindi po nasasawang mag-send ang ating pastor para sa ating dahil tayo po ay mahal niya. Midweek service and prayer meeting, reminder po yan para sa lahat na meron na po tayong face-to-face. Yan po is every 7 p.m. ng Wednesday. Siyempre, ang atin pong Sunday worship service, both din po yan. Meron po tayong online at inaanyayahan po namin yung mga nasa online na kayo po ay dumalo. Sapagkat
may iba't ibang worship group, fellowship group na naka-assign upuan para sa atin. So, punta na po kayo. Makikita niyo po yung mga kaganda-ganda, kapogi-poging katabi natin, no? Sunday worship theme for today, no? Magmahalan bilang magkakapatid. Matatagpuan po yan sa Roma chapter 12 verse 10. For next Sunday naman po, July 14, ang tatlong relihiyong kasalanan. Relihiyosong kasalanan. Yan po ay matatagpuan sa Lucas chapter 20 verse 45 to 47. And yan po, no? Reminder po sa lahat po ng ating pong members na kayo po ay may boses, kayo po ay may talento na gusto nyo pong ihag sa Panginoon. Tayo po ay mag-join sa choir practice. That is every Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. after po yan ng ating church. And syempre, adult Sunday school class. Yan po ay every 3 p.m. po yan, no? So Sunday po, sa Bigonya rin po yan sa pangunguna ng ating pastor. And Go Yikubaw weekly activities. Yan po ay meron tayong Bible study every Wednesday and Saturday, track distribution every Saturday, and BKBC every Saturday po yan. Yan po yung mga gawain po natin. And syempre, reminder nga po para sa lahat, ang atin pong special missions gift giving, that is every last Sunday of the month, and ang atin pong Lord's Supper, that is every last Sunday of the month also, after po ng adult Sunday school class po natin. Yan po yung mga announcement natin for this past few days. And syempre po, hindi po mawala ang ating pong video presentation na magmumula po sa JYP Fundraising and sa ating pong nalalapit na MISCON and Church Anniversary. Handa na po ba kayo? Amen. Yan po. Panoorin po natin at after po niyang video presentation na yan, tayo po'y makakapakinig ng special number na manggagaling po sa magagandang boses ng atin pong Bethany Church Choir. Yan. Hi! Welcome to our Junior Young People Fundraising for our Youth Camp 2024. Ang konsepto ng fundraising na ito ay makatulong sa ibang JYP members na nais sumama sa Youth Camp 2024. Upang makaipon, naisipan namin na magbenta ng makakain o panghimagas. Sa inyong pagbili ay malaking tulong sa amin upang madagdagan ang aming ipon. Sa inyong bawat pagbili ay nagiging bahagi kayo sa pagkakaloob ng masaganang pagkakataon para sa ating mga kabataang campers na makabalik sa ating Youth Camp. At sa bawat pagkakataong ito, sila'y nagkakaroon ng espesyal na sandali upang palakasin ang kanilang pananampalataya at palawakin ang kanilang pagkakaibigan sa Panginoon at sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong pagtulong at pamamahal sa ating mga kapatid. This December, join us for a momentous occasion as we celebrate two remarkable milestones. 35th Mission Conference and 59th Church Anniversary. We're excited to welcome 21 pastors and missionaries from across the Philippines all coming together to share their stories and experiences. Our theme this year is Let Us Seek Jesus Together. We need your support to reach our total pledge amount of 720,000 pesos. With 80 active members, that's just 9,000 pesos each. You can pledge 9,000 pesos, 15,000 pesos, 18,000 pesos, or even up to 21,000 pesos to help us meet our goals. Here's how your contributions will be used. Transportation, kitchen expenses, love gifts for pastors, missionaries, pastors' wives and speakers, stage decor, and missions conference activities. How can you help? By pledging your support, soliciting funds, and becoming a sponsor. Your involvement doesn't stop there. We also need your prayers and continuous support to make this event a beacon of hope and faith. Together we can make a difference. Start today by pledging, soliciting, and sponsoring our mission. Let's come together and make this celebration unforgettable. See you at Bethany Baptist Church on December 18 to 22, 2024. Yeah, magandang umaga! Yeah. Magandang umaga at good morning, paras lang. Ayan.
Natandaan niyo itong po ba kung ano yung pinalabas dito nga kanina? Yan. Siyempre, hindi magiging tagumpay ito kapag wala ang ating Panginoon. Tama po ba? At lalong hindi magtatagumpay din pag wala tayo. Ayan. Kaya meron po akong dala dito at meron din i-distribute sa inyo mamaya ang hanapin natin ang Panginoon pledge card. Pero naririnig ko kanina, 9,000? Laki nun na. Malaki ba yun para sa Panginoon? Nahina. Malaki po ba yun para sa Panginoon? Yan. Meron po tayong kaparaan ng ibibigay sa inyo, introduce sa inyo, kung paano po natin mapaliit weekly ang ating mga pledges para po maabot natin ang 720,000 pesos. Yan. Hindi lamang po yan, kung meron po kayong kaibigan na nasa ibang bansa, dati nating kasama, members ng Bethany Baptist Church Cubao, pwede rin po nating padalhan ang ating mga sulat o solicitation o baka gusto nilang maging sponsor. Okay po ba yun? Okay. So, mamaya, eto na po ang ating magbibigay ng ating pledge card. At, alam niyo po ba, good news! Meron na pong nag-pledge. 21,000 pesos! Ay, ang hina. Ayan. At, isa pa, bayad na po. Ayan. Pagpalain po ang kanyang pusong misyon. Hindi ko po sasabihin kung sino. Ayan. Pero ako po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagpapasalamat dahil meron nga po siyang pusong para sa ating mga missionary. Ayan po. Ready na po na aming ipamimigay o iaabot sa inyo ang ating pledge card. Ayan. Kung meron hindi pa po kayong hindi maintindihan, lapitan lamang po si Tintin para mas maipaliwanag po ang mga dapat nating gawin. Sige po, pwede na po nating ibigay bago po ang ating choir. Salamat po! Oh,
Marami pong salamat sa special number na yan. So, tugmang-tugma po, no? Yung title ng kanta na yan, no? Ng atin pong Bethany Choir. Na ang title po niyan is Thankful. Na yan po, no? Tinatawagan po natin ang atin pong kapatid na magte-testimony upang magpasalamat sa ating Panginoon. Atin pong tawagin, Ma'am Lori Jane Imperial. Good morning po sa inyo lahat. Good morning po. To be honest po, kinakabahan po ko ngayon magsalita po sa inyong harapan. Nung inimbitahan po ko ni Ma'am Marge para po mag-testimony, iniisip ko po agad kung ano po yung pwede ko pong i-share bukod po sa pasasalamat after ng graduation ko po. Ang una pong pumasok po sa isip ko po noon ay yung mga lessons po na nakuha ko during my senior high school po. Noon po ay may isang prayer po ko noon na hindi nasagot ni Lord. At syempre po, tinanong ko din po yun sa kanya kung bakit hindi niya po yun ibinigay dahil ginawa ko naman po yung best ko po para po makuha yun. Pero wala pong kasagutan. At dumating po yun sa punto na unti-unti po yung nag-sink in po sa utak ko po pagdating po ng grade 12 ko po. Dahil po ay tinrato ko po si Lord bilang isang parang genie. Kung ano po yung maisip ko po or hingiin ko po sa kanya ay ayun po yung pinapanalangin ko. Kumbaga po parang nawawala po yung paghingi po ng guidance sa aking prayer. Kumbaga po, kung ano po yung gusto ko pong directly na makuha, ayun po yung agad na sinasabi ko po sa kanya. Na may mali na po sa nilalaman po ng aking panalangin. At ang ending po nun is para po ako nagiging mayabang sa aking sarili. At isa po yun sa malaking lesson na nakuha ko po during my senior high school. At isa po yun sa mga lesson na hindi ko po makakalimutan at madadala ko po hanggang college. At ngayon po ay nagpapasalamat po ko na natapos ko na po yung senior high school ko po na wala pong problema lalo na po sa financially. At ngayon po ay dalawa na po kami ni Kuya na nasa college. At thankful din po na kinakaya pa rin po ng family ko po na pag-aralin po kaming dalawa. Dahil alam ko naman po na masyado pong mahal ang kolehiyo po. At ngayon po ay nagpapasalamat din po ako sa blessings po na binibigay ni Lord. Lalo na po pagdating po sa financially, sa health po na wala pong problema. Sa aking pamilya po, lahat naman po sila ay healthy po. At bago po matapos ay gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isang verse na tumatak po sa isip ko po bago po matapos ang senior high ko po. At ito po ay ang 1 Peter 5 verse 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Yun lang po, salamat. Marami pong salamat sa testimony na yan. At tayo po'y meron pong bisita, no? Yan po, meron tayong salamat card. So, aking pong tatawagin at wina-welcome si Sir Daniel Montero. Hello, Sir Daniel. Tayo po kayo. Tayo po, tayo. Ayan, si Sir Daniel. Welcome po natin siya. By the way po, yung reminder pagdating po sa atin pong pledges, sa atin pong missions, missions and anniversary na gaganapin po. Yung una pong page, yan po ay sa inyo. Yung una pong page. So, yung pangalawang page, yan po yung iiwan po natin sa likod. And meron po tayong smart balota dyan. So, malalaman po natin kung sino-sino na po yung mga magpe-pledge sa atin pong darating na missions and church anniversary. Tayo po'y tumayo pong lahat sa atin pong isa pa pong awitin, Me and My House. Sending your song.
we've made up our minds to serve you. Choose you this day. Tell me who will you serve. Let nothing stand in your way to give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord. Through the heat of the day, we will join in the fight till he takes us away, until our pains become sight. As for me and my house, we will serve the tayo po'y magsiupo na pong lahat. At ating pong tawagin ang ating mahal na pastor sa pagbabahagi at paghahayag ng salita ng Diyos, Pastor Evies Acorda. Muli po ay good morning sa inyo lahat. Good morning. At maraming salamat po sa Panginoon tayo narito. Salamat din po sa lahat ng nag-cooperate po at tumulong para po sa ating bagong seating plan, no? Maganda po tingnan actually kayo eh, kasi maayos at yun, tinatin natin yung mga seniors, yun, no? Ito po, anong grupo po ito sa harapan? Kayo po ay? YA, yan, kitang-kita, no? Dami sila, ganyan po ang young people at ang middle adult, purihin ng Panginoon. At yan po ating gagawin po bilang pagsusugpo na ating fellowship group ministry. Meron po kayong seating plan o seat plan para pag kayo po ay merong communication, merong meeting, pagpupulong, mabilis, di po ba? Di na kayong kalat-kalat. At nalaman po ninyo kung sino ang nariyan at sino po ang dapat nating dalawin, encourage para sila po ay ating makasama sa ating pagtitipon. Ilan lang pong karagdagan pong salita ukol po sa ating gawain. Tuwing Thursday po, ibig ko lang pong remind, meron po tayong house-to-house Bible study po sa San Mateo. Yan po ay limang tahanan. Kasama ko po si Ma'am Agnes Tuesta. Nais ko po sana magbigay ng hamon. Nakita niyo po yung kanyang pictures kanina. Kailangan po natin ng karagdagang mga gawa roon. Kasi
Ako lang po talaga ang pupunta roon, tapos tinawag po ka ni Mama Agnes, para po lumago po ang gawain ito. Meron po silang pagdala naman dito po sa ating church every month po, no? Ito nga pong month na ito, nakatalaga po ang July 21. Pero sana po ay ating mapalago pa yung gawain yon. At para mangyari po yon, kailangan natin na manggagawa. Sa ngayon po, ako lang pong kumikilos doon at sana po ay tulungan niyo po ako. Ganyan po sa Friday, meron po tayong kanina kanina, meron po tayo rin pong Kamarin Ministry. Yan po ay merong every Friday po na Bible study, prayer and fellowship. At monthly naman po ang worship service. Sa ngayon po, I appreciate po, tumutulong po sa akin yung ating mga Bethany ladies. Yan sila, Ma'am Liz, si Ma'am Norma, si Ma'am Minda Fulgar, Ma'am Bibien, at si Ma'am Meli Asenyero. Sana naman meron pa pong ibang makatulong. Although, nga pala, ang challenge po ngayon, yung ating sasakyan po ay napakaliit. Ako po kasi ko yan ang ga-drive, dala ko lang aking maliit na sasakyan. Pero siguro mga minamahal, kung maraming nasama, baka tayo po ay muling gumamit ng ating L3. Sa ngayon po kasi medyo challenging po yung ating lugar. Pero ang sikap po mga minamahal na sa kabila ng challenge ng lugar, magpatuloy po ang gawain. So hopefully po this coming Friday, atin na po ang i-resume ang ating children's ministry doon po sa may labas. At sa loob naman po yung ating mga adults para po sa ating Bible study, prayer, fellowship, at monthly po na worship service. Mayroon po tayong konting kainan at monthly po ating dinner fellowship. Sari po yan po ay mangyari. Salamat po kila Sir Michael at Ma'am Joan na sila po ay nag-volunteer po na buksan kailang tahanan para sa gawain ito. At yun nga po, pasalamat ako dahil yung kanila pong bandang loob, kahit medyo challenging, kaila po inayos para magabit din po sa ating gawain. At pag naman po Saturday, no? Meron po tayo pong weekly na po ating worship service po sa ating Taytay Ministry. Kunin niyo po siguro sa ating chat group yung mga bata, di ba? Kunin niyo po yung kanilang katuwang ano? Special number para sila mauod nilagyan ng asin, di po ba? Ang cute-cute po nila, no? So, yan lang po yung example po ng ating lumalang gawain po sa Taytay. At kailangan rin po natin ng kasama roon, no? Dahil po sa ngayon po, ang tumutulong sa akin po roon, si Marge. Yan, meron po siyang challenge sa kanyang health. Si Rolly naman po ay nasa malayang lugar. Siya po ay nasa Amerika. At kaya kahapon po, ako lang po talaga nandoon at yung mga kapatiran doon. Si Marge kasi meron sakit eh. Pero, yun lang po, bilis siya mag-absent. So, kailangan po natin maminamahan ng magawa rin sa Taytay Ministry. Salamat nga po ko na may mga taga-roon na, sila Jenny, sila Regine, sila Mira, sila Amalia, no? Na active na po sila. Pero, yun nga po, kailangan pa rin natin po ng magagawa roon. Actually, ako rin po umawak doon ng ng Children's Ministry. Kaya, buti lang meron tayong ginagamit na apps, no? O, YouTube channel para dito. Pero mas maganda po sana ako talagang hiwalay yung sabay, yung CM po sa kayong adults. So yan po mga ating mga hamon. Tulungan niyo po kami, lalo pong lumagong gawain natin sapagkat tayo may tukulin po sa Panginoon na humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya gawin po natin yan. At ibig ko rin pong dagdag ilang announcement. Sorry po kung medyo may ilan to, no? Sa July 17 po, ang inyong pong pastor ay na-request na maging main speaker po sa college camp. No? Kaya pumunta natin ilan dito. July 17 po yan, ako po ay nataas ang mga mangaral doon ng gabi. 7:30 to 9 evening service. Kaya wala po ko rito. Pray niyo lang po ang aking pong ligtas na pagbiyahe. Dahil gabi po yan. Pero hopefully po ay maging maayos naman lahat. So, ako yung camp speaker po, July 17, yan po yung Wednesday. Next week na po yan, no? At pag-pray nyo rin mga minamahal, alam nyo na po na sa darating po na buwan, particularly po sa middle ng August at middle po ng September, ang yung pastor po at si Ma'am Dada ay magkakaroon ng honeymoon travel. Yee! Baka sakali ba masundan po si Isa? Yee! Kayo, minamak niyo ako para kayong si Sarah.
Ha? Ba't ka tumatawa? Hindi ako tumatawa, ha? Yeah, joke lang po yan, no? Kasi wala niyo, mga minamahal, kailangan na kung kayo mag-asawa, you have to have time together. Yee! Okay, kami po ay mag-travel, fly away, sa maraming lugar. Yan po ay mga 1 month sa middle po ng August hanggang middle po ng September. Yeah. Pray niyo po na maging maayos po aming travel. Actually po, wala pa kaming visa, no? So, sa Thursday po aming interview, hopefully makakuha kami ng visa at yun nga po aming pong plano. Kaya nga po, nawagan po ako na, kasi po, ang mawak nga po sa San Mateo, Taytay Camarines, ang inyo pong lingkod. Kaya kailangan po namin ng workers doon. Wala ako. Oo, paano yan, no? Siyempre, patuloy po rin ang gawain kahit si Pastor wala. Yan, no? Kaya po, kailangan po namin ng speakers sa San Mateo, speaker po sa Camarines, at speaker po sa ating Taytay Ministry. Okay? Ibigin natin tayo, mga minamahal, yung ating pong lastly na miscon na po natin, anniversary. Mama, basin niyo, mga minamahal. Mano yung reaction niyo, una-una, ang mahal naman. 700, magkano ba yan? 700, total dito. Aha, saan yung total dito? 700, I think 9, no? 1,000? Okay. Kasi nga, mga minamahal, kaya po, bilang nagtaas yan, kasi nga po, after almost 5 years, first time po natin muli, magkaroon ng face-to-face na MISCON anniversary. Diba? O hybrid po yan. Lahat po ng ating mga kaibigan na pastor at missionaries, atin pong invite na pumarito again. After 5 years. 5 years ba? Tama po, no? Kaya po, medyo magastos dahil po sa kanila mga fare po sa paglipad ng aeroplano, mga bus, ganyan. Kaila pong pagkain for about a week po yan. No? Iba pa mga bagay. Kaya, nga po, ayoko mag-apologize for this expense na sapagkat alam niyo, mga minamahal, huwag tayo tumingin po sa pangailangan ng gawain. Tumingin tayo sa yaman ng Panginoon. Kaya sabi nga po, di ba, wala yan. 709? Wala yan. Stanley lang, kalahati. Oh, di ba? Kalahati pa, kay Lois. Diba? Diyan yung amin ama, our God is rich. Kaya yung pong ganyang halaga po, challenge yan. Challenge to our faith. No? Sabihan, mama. Sa kasi yung amin, kaya nga po, aking pinupush po ito na maaga. Kasi po, meron po tayong almost 6 months. 6 months po, 9,000, so only 1,500 a month. Yeah. Ito kasi mura lang po yan. No? That's only about 10% of the minimum wage, more or less. Kaya po, huwag niyo isipin na, laki naman, no? Huwag na kayo mag-Mountain Dew. Makatipid pa kayo sa gamot. Ha? Kaya, maganda pa yan. So, yan po. Ano po ito? Challenge po ito. Alam niyo, mga minamahal, nais ang Panginoon, God wants us to exercise our faith. Di ba? Kailangan, we have to dare God, no? Dare to believe. Kaya po, yan po, 7-9, mandali lang yan po yan. Tulo, mga minamahal, hindi lang yan eh, kasi meron tayo ngayon challenge po sa ating fourth floor, yan po eh, may leak na po, no? May damage yung ating, dahil po sa age. Alam niyo, ating pong building, tulad ko na, senior na po ito. Kaya marami siya makrak-krak, kaya tumutulo na po yan, kailangan i-repair. Kaya nga po, ang estimate po na repair niya, almost 400,000 eh. No? At hindi pong ayusin ninyo ating third floor para maging maganda. Probably, pinturahan yan. Linisin pong igipin yung ating CR. And that would cost us more or less mga 500,000. Kaya yan po talaga ay challenge. Pero ano nyo, mga minamahal? Yan po ay opportunity nga to believe, no? And ikaw nga, let us storm the gates of heaven our faith. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya tingnan niyo, mga minamahal, huwag niyo tingnan yung pangailangan, tingnan niyo yung yaman ng Diyos. Ayan po ay barya lang sa Panginoon. Kaya mahalaga lang po, sumunod tayo. Ha? At manampalataya tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, pag kayo po yung nag-pledge, I assure you, lalo po kayong pagkapalain po sa inyong mga ginagawa.
Ganun ang Panginoon eh. Gusto niyang ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan eh. So, huwag tayo mo magduda, tayo po ay magtiwala, at tayo po ay mag-pledge, at tayo magbigay. No? At salamat po sa isa pong ano, grabe, talagang nakakatuwa po. Hindi pa na po promote, nag-pledge siya, binigay pa, at yung pinamataas pa, 21,000. Grabe, no? Talagang praise God for that. Na may pagpalain ko, kapatid. Okay, so salamat po, mga minamahal. So, mark in your calendar, mga minamahal. December 18 to 22, ating pong Missions Conference and Church Anniversary Celebration. Ngayon po, sa ating pong aralin, ito po'y hango po sa aklat ng Roma, 12 G's, Romans 12:10, magmahalan bilang magkakapatid. At nais ko pong basahin po para sa inyo ang ating pong teksto. Yan po ay sa Tagalog. Yan, no? Basahin po rito, sa English muna, basahin ko po sa inyo, be kindly, King James Version, be kindly affection. Kindly affection one to another with brotherly love. In honor, preferring one another. Sa Tagalog po, o sa Pilipino, sa pag-ibig sa mga kapatid ay mga mahalan kayo, sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Naway pagpalain ng Panginoon para sa kanyang salita, tayo muna yung manalangin. Salamat o Diyos sa inyong pong binigay sa pagkakataon upang basahin, ipangaral, ipaliwanag, at naway sa puso at sa gawa ang inyong pong katotohanan. May ito maging pagkapala sa bawat isa. Kayo po ang mapuri sa pag-aaral na ito. Ito po ay magsusog sa aming pagsunod, paglilingkod sa inyo. At tunay nga, Panginoon, may taguyod pang higit ang pagmamahalan dito po sa iglesyang ito. Upang kami magliwanag para sa inyong kaluwalhatian. Upang kami po isumagana po sa pagmamahalan nga. At sa magitan nito ay mapuri po ang inyong pangalan. Tandalay ang Hispanic Cristo Jesus. Amen. Magmahalan bilang magkakapatid. Mga minamahal, mula po sa unang panahon na tayo po inilagay po sa mundong ito, ang mga tao po tayo ay patuloy po sa pag-unlad, pagsulong, at pagsagana. Dahil po sa bigay po ng Diyos na kaalaman, karunungan, sa magitan po ng agham at teknolohiya, atin po nagawa na epektibong mamahala at mga siwa sa nilikha ng Diyos. No? At atin na po nadaig na ang mga nilikha ng Diyos sa maraming bagay. Di ba tayo mas bilis na po tumakbo sa kabayo? Di po ba? Yan. Tayo po ay nakalipad na higit sa mga ibon. Mga ibon, ang baba lang sila. Tayo nga po ay nakarating na tayo sa buwan. Di po ba? Yan. At yung mga isda po, nadaig natin yan sapagkat ang isda po, limitado kailang distansya, pero tayo makakawin na po ng dagat, no? Buong Pacific Ocean, buong Atlantic Ocean, at po kayang tawirin po yan. Ano yung mga minamahal? Yan si Rolly po, si Rolly. Hello Rolly, kasiguro dyan sa galing Amerika. Siya nga po pumunta ng Amerika. At hindi ko alam kung kanyang flight po ay Manila to LA o Los Angeles. Pero ayon po sa aking pag-usuri, research, meron pala pong flight pala from Manila to Los Angeles, USA na 12 hours and 55 minutes lang. Less than 13 hours. Imagine niyo yan. Mula Manila hanggang America, LA, Los Angeles, less than 13 hours. Sabihin mo minamahal, pwede ka pong mag-almusal sa Maynila at maghapunan sa Amerika. Grabe, no? Ganun pala kabilis ang pagbiyahe po natin. Kaya tunay po napakadakila po ng achievements ng tao sa teknolohiya. Ngayon mga minamahal, maganda rin pong sabi po ng isa pong dakilang pastor at mananampalataya, si Martin Luther King Jr., ang sabi niya po sa English, we have flown the air like birds and swam the sea like fishes,
but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers. Yeah, tunay po ito mga minamahal, eh. Maybe it was said more than 50 years ago, no? Pero ito po yung mga minamahal. Sa Tagalog, nakalipad tayo sa langit tulad ng mga ibon at nakakalangoy sa dagat tulad ng mga isda. Ngunit, hindi pa natin nautunan ang simpleng paglakas sa mundo bilang magkakapatid. Ba't mga minamahal? Sapagkat, imbis na tayo po yung magmahalan, magunawaan, magtulungan, nangyari po ay away, alitan, at digmaan. Di po ba? Sa kanya nga lang po, ang gulo-gulo po, alimbawa sa Europa. Oh, doon po yung sinuluso po ng Russia, ang Ukraine. Ilang taon na yan? 22 na po yan, no? More than 2 years na. Nag-uubusan sila ng ano, ng pera, ng yaman, ng buhay. Almost, ano po sila, stalemate. Walang panalo, walang talo. Ginimami naman sa Middle East, no? Ang laging pugad ng digmaan at gera. Yan naman po sa Gaza, no? Arami nang namatay, more than, I think, 30,000 ng Palestinians. Hindi ko alam, wala namatay ng mga sundalo ng Israel. Pero talaga pong masyado ng grabe nangyari po kaguluhan doon. Kaya mga minamahal, huwag tayong magpakalayo, no? Maaring sa Middle East po, magulo talaga yan. Sa Europe, magulo rin. Pero po, kamusta naman po mismo ang ating mga tahanan? Kayo po ba ay merong pag-uunawaan? Meron bang pagkakaisa at pagmamahalan? Ganyan po sa ating iglesia. Mga minamahal, sabi po ba, Bethany ko ba, o dito po ba, nagmamahalan ba ang mga miyembro? O baka tayo po ay nagmumurahan? Hindi mahal eh, hindi mura, no? Di po sana mga minamahal. Alin po, isa pong payak na dahilan kaya dapat tayo magmahalan sapagkat tayo po ay magkakapatid. We are brothers and sisters in the faith. Kahit na po ayaw nyo po maging kapatid yung katabi ninyo, wala kang magagawa. Yan pong katabi nyo po yan kung siya'y tulad mong mananampalataya, siya po ay yung kapatid. Tignan niyo po sa kanan ninyo. Kaliwa ninyo. Tignan niyo yung mukha niya, yung mata niya, ilong, bibig. Yan ba yung mukhang kaya mong mahalin? Pwede na? Di ba nakakatuwa po na kahit alimbawa yung wala ka na magulang, ano ka, ulila ka na, tapos yung mga kapatid mo, mga pinabaya ka na, at least diba, masabi mo na kahit in theory, in spirit, meron kang kapatid sa pamilya ng Diyos, di ba? Oo, hindi ka nag-iisa. You are a part of God's family. Kaya po, ang hamon po rito bilang kapatid, dapat tayo magmahalan bilang din magkakapatid. Hindi tayo magmahalan bilang magkapitbahay o magkaibigan. Hindi tayo magmahalan bilang magkaklase, magkatrabaho. Tayo magmahalan bilang magkakapatid. Dahil tayo nga mga minamahal ay magkakapatid. Yan po ating unang punto sa ating aralin. Tayo po ay mga magkakapatid. Sabi nga sa verse 10, ating teksto, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Yan, sa kapurihan ay pagpauna ng isa-isa ang iba. At dahil tayo mga kapatid, mga minamahal, ikalawang punto natin, dapat tayo magmahalan nga bilang magkakapatid. Kaya po, una-una, tayo po ay mga magkakapatid. Sana nga po, alam natin isipin yan, no? Kasi sa ngayon po, akin po pinupush talaga. Kung dati, medyo tapik-tapik lang, medyo push-push na. Na yung ating mga members po, dapat na! Sabi nga ni Ray kanina,
dapat na pong umaten ang ating face-to-face worship and fellowship. Ah, diba? Isipin niyo yan. Kung kapatid kayo, diba naimiss mong makita yung kuya mo? Hindi ata eh. Diba naimiss mong makita yung ate mo? Oo. Oh. Eh mga minamahal yung katabi niyo yan, kuya at ate niyo yan. Ang kapatid tayo eh. Kaya dapat mong miss niyo po silang makita. Kaya dapat tayo pong manambahan, mag-fellowship ng harap-harapan. Para makita nyo ang kanilang mga pagmumuka. alam nyo, huwag naman sa ano mangyari, sabi ko sa inyo, ano, ang galit sa akin yung mga classmate ko. Kasi nga, misan ayoko na umatimpo sa mga reunion, ha? Lalo yung mga elementary reunion. Kasi nga, sa tagal na amin hindi pagkikita. Ha? Ah, parang ano na eh, yung Transformers, no? Grabe ka naman, Pastor. Ito to lang mga minama. Pati naman ako eh, di ba? Ay, ano ba nangyari dito? Ah, ba nagkaganito? So, baka ganun na tayo. Sa tagal! Hindi umaati isang kapatid sa mananampalataya. Pag iyo umakit sa may hagdan, nakita ni Sir Stanley. Naku po, ano to? Ha? Ay, si ano pala ito? Sister pala ito? Hello, sister. Yeah. Try to recover from the initial shock, Stanley, ha? Kasi sa tagal na tayo nakikita. Kaya mami, para wag tayo magkagulatan, dapat kayo lagi narito, linggo-linggo! Para makita niyo yung dahan-dahan na, di ba, lalo siyang gumaganda. Lalang gumagwapo. Tayo magmahalan mo, bilang kapatid, sapagkat tayo nga po ay mga magkakapatid. Tayo po lahat ay mga anak ng Diyos. Kayo po ba anak ng Diyos? Amen. Di po ba? John 1:12, the top 1, ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. No? Ito naman po, sabi po ni Paul sa 1 Corinthians, na tayo po ay para bagang anak ng Diyos sa creation. No? Dahil lahat po tayo nilikha sa wangis at anyo ng Panginoon, pero po meron tayong special spiritual sonship, o call it daughtership. No? Na tayo po ay mga anak ng Diyos sa Espiritu. Yan po ay tatanggap sa magitan ng ating pagtanggap kay Kristo, anak ng Diyos, at panampalataya sa Kanya. No? Kaya ito po yung hamon din, mga minamahal. Kasi baka isipin nyo, ako naman anak ng Diyos eh. Oo nga, in a way, dahil ko nga nilikha ng Diyos. Pero para makarating ka sa langit, ha, bilang spiritual na anak ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Jesus. Kailangan magtiwala ka kay Kristo. Sabi dito sa verse ito, di po ba? No? Yun lamang mga spiritual children ng Panginoon, ng Diyos, ay mga tumanggap kay Kristo. Nagtiwala sa Kanya. Kaya kailangan mo ngayong umaga, kung di ka pamatay kay Kristo, tanggapin mo siya, magtiwala ka sa Kanya, bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, at hari niyong buhay, balik kayo maging tunay na anak ng Diyos sa Espiritu. Ay isa nga pong bunga mga minamahal niyan, ay bibigay sa iyo ang Banal na Espiritu. Sa magitan ay makatawag ka sa Diyos Ama bilang iyong sariling Ama sa langit. Ayun po, dahil tayo nga po yung mga anak ng Diyos, tayo po ay isang pamilya. Ay, ganda po yan, no? We are, sabi nga sa kanina, di ba? Household of faith. Yan, sabi po sa Efeso 2:19, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang bayan, ibang lupa, at mga lakbay, kundi kayo yung mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yan, no? Bilang pamilya na po ng Panginoon, tayo po isang household of faith. Tayo isang pamilya. At tayo rin po isang katawan ni Kristo. One body of Christ. Sabi sa Romans 12:4-5, sapagkat kung paanong sa isang katawan, ay meron tayong maraming mga sangkap at ang mga lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay ganin tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap
na sama-sama isa. Ngayon po, napakayaman po ito, no, itong ideya na ito na katawan ni Kristo. Alimbawa, siyempre, yung pagkatawan po, iba-ibang mga pyesa niya. Ika nga, may mata, may tenga, may ilong, ngayon. Kaya tayo mga minamahal, yung katawan ni Kristo, iba-iba po ang inyong mga papel sa gawain. Iba-iba, tayo pareho, tayo puro ilong, tayo puro mata. Kaya may kakanta, may tutugtog, may mga ngaral, may magtuturo, may magsusundo, may maghahatid, may nagpapakain, may mga ating pong gawain. No? Pero po, kahit na po tayo iba-iba, kailangan natin ang bawat isa. Ang bawat isa ay mahalaga. Ha? Sabi nga po, sabi sabihin ng mata, hindi kita kailangan ilong. Hindi sabihin ng kamay, ay kamay, hindi ko kailangan yung paa. Hindi po. Lahat po ng miyembro ng iglesia, ito ng katawan ng tao ay mahalaga. Kaya pag kayo po ay nawala, eh kulang tayo. Di po ba? Kaya kayo po nariyan sa online. Kaya may dumalo, no? Face to face. Para po tayo lalong kompleto bilang isang katawan ni Kristo. Yan. Ngayon po, bilang isang pamilya at bilang isang katawan, tayo po ay konektado sa isa't isa. Nakita lang po ba kayo ng kamay na nilalakad mag-isa? Wala nga kita ko sa internet ng ganyan eh. Nakatakot nga, di ba? Kamay nilalakad na ganyan, no? Nakatakot. Oh? Nakita lang po kayo ng paa na nilalakad mag-isa? Nakatakot din yun. Sapagkat dapat po ang bahagi ng katawan na connect po sa katawan. Di po ba? Yan, no? Kaya, dahil po tayo konektado mga minamahal, meron tayong epek. The effect po sa isa't isa. Ano nga po, meron kami yung Bible study sa San Mateo ba yun? Oo, isa pong putahan namin. At yung dalawa eh. Oo, dalawa. Dalawang bahay, pareho merong masakit yung ngipin. Diba? Yung pinarasan po na sumakit ngipin nyo? Grabe, diba? Talagang yung ulo niya pansasakit, tapos wala kang magawa, irritable ka, ha? Ganun po, no? Kahit gano'ng kaliit po ng pati ng katawan, pag yan po'y sumakit, apektado ang buong katawan. Kaya sabi nga ba sa 1 Corinto 12:26, at kung isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam. Nakasama niya. O kung isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Nga pala po, talking about sangkap, no? Pag-pray niyo po, dahil I think ngayon ata yung CPA exam po ni Ma'am Vilma? Si Cheche, di ba? Siya yung gitna, di ba yung gitna? Gitna siya, di ba? Ayan. Pag-pray niyo po, minamahal. Sapagkat pag siya po ay nakapasa, hindi if, when, she passed the, wala tayo masaya? Pag kayo po yung nag-pray para sa kanya at siya yung pumasa, papasa naman talaga siya by God's grace. No? Lahat tayo masaya, di po ba? At lahat tayo, makatingin ng blot! Tapos katatawanan niyo ako, di ba? Totoo yun, di ba? Yan si Ma'am Bilma, diyan ba? Si Ber. Awati ka po? Diyan ko sa inyo eh, no? Yung pag-pray niyo po, hey Ma'am Minhama, pag siya po ay tuwan-tuwa, lahat tayo masaya, di po ba? Ganun yun eh. Si Stanley nga noon, masa siya. Tuwan-tuwa rin tayo, di ba? Kaya hanggang ngayon, naghihintay tayo ng blot! Nag-iipon pa siya, okay maingay. Nag-iipon pa. Kaya lang, hindi ko alam kung ano pinag-iipunan eh. Iba ata eh. Ay. Kaya mga lang ganda mga minamahal, no? Kaya nga po yung mga ating mga members na medyo na dumadalo, punta kaya rin sapagkat ano mangyari sa inyo mga minamahal? Apektado kami. Pag wala kayo, we miss you. And I hope you also miss us. Sana, meron nga po rito isang kapatid. Hindi ko sabihin yung pangalan niya. But I hope di siya magalit sa akin.
Eh siya po ay mayroong sakit. May alam na sakit. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, okay lang yon. Sabi ko, hindi okay yon. Kasi yung mga minamahal, pag merong member po na may sakit, lahat tayo apektado, di po ba? Hindi okay yon. Kaya nais mo natin po na mabigyan ng kaaliwan ang bawat isa na may karamdaman, lalo na sapagkat yan po yung epekto sa ating buong church. Yan, sabi nga po sa ating teksto, ang sangkap na nagdaramdam, lahat apektado, di po ba? Oh, kaya napakahalaga po na tayo magkaisa bilang iglesia. Tayo po konektado sa isa't isa. Again po, sabi nga po ni Martin Luther King Jr., no? The same guy. Sabi niya, we must learn to live together as brothers or perish together as fools. Parang na po nito, no? Dapat tayong matutong magkasamang mamuhay bilang mga kakapatid o magkasama tayong mamamatay bilang mga mangmang. Ah? Dahil nga po sa mga walang saysay na awit-alitan, na uwi po sa digmaan, ang ating mundo po ay napupunta sa walang saysay na kamangmangan. Grabe, no? Isipin niyo mga minamahal. Give you example lang, no? Siguro po ang nagastos na ng ibang mga bansa helping Ukraine, no? Sa war na ito, probably more than either present or future, abot na po siguro ng mga $250 billion. Siguro ang Russia naman po, higit pa dyan. Siguro all of them combined had already spent about $500 trillion. Pero mo, ilang schools na yan? Ilang hospitals na yan? Ilang farms na yan? Di ba? Ilang bansa ang naiangat na sa gutom? But what do? They just spend this money killing each other. For what? Useless, mga minamahal. Useless. Kaya nga po ka mga minamahal, dapat tayong magkasundo, magkaisa, otherwise we would perish together as fools. Tapos si Martin Luther King, kaya nga po itong ating pong Missions Conference Anniversary, mga minamahal, no? You could only succeed kung tayo po ay magkakaisa at sama-sama. Hindi po ito kaya niyong, pastor, mga minamahal, hindi po kaya ito ng iilang mga membro. Dapat po, lahat ng Bethany ni Cubao, magkaisa sa gawain ito. Para tayo magtagumpay, alang-alang sa kalatian ng ating Diyos. Hindi po natin kaya mag-isa mga minamahal ito, magtulungan tayo. Sabagat tayo, konektado po tayo eh. Kailangan makita yung pagmamahala, pagtulungan, pagkakaisa. Ito nga po, halimbawa, yung COVID-19, di po ba? Yan po yung ganda example ng ating connectedness eh, ating connection. Isipin nyo, halos buong mundo, ha? Sabi lang, simula sa China yan. Tapos kumalat na hanggang sa Amerika, ilang namatay doon, ilang, I think, millions died there. Europa, hanggang sa atin, I think namatay rito, mga 30,000 ata, more or less. Diba? We are all connected eh. Lana po, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po'y konektado. Kaya mga minamahal, bilang mga kapatid, bilang mga konektado mga kapatid, dapat tayong magmahalan bilang mga kapatid. Yan, no? Yan naman po ating second part na ating aralin. Magmahalan bilang kapatid. Hindi na po magmahalan bilang kapatid. Ngayon, but pastor, meron bang kaibahan yung pagmamahalan ng mag-asawa o pagmamahalan ng magkapitbahay, magkaibigan? Para sa akin mga minamahal, personally, para sa akin, meron po tatlong katangian ang pagmamahalan bilang kapatid. Yan po yung hango po sa Biblia. Kaya kayo po ay magmahal bilang magkapatid, dapat gawin nyo naman yun. Again, tingnan nyo po yung mga katabi ninyo, ha? As you go along with this message, mga minamahal, sipin ni Ma'am Levis, kay Ma'am Aida. Kaya bang mahalin to ng pagkamahal na sabi ni Pastor? Una na mga minamahal, mahalin ni Ma'am Levy, si Ma'am Aida. Yan. Dapat po magmahalang palitan, reciprocal, at dalawang direksyon. Yan.
Mamali ni Ma'am Levy si Ma'am Aida. Mamali naman ni Ma'am Aida si Ma'am Levy. Diba? Dapat po, ang pagmamahal ng kapatid ay dalawang direksyon. Di ba ganun naman sa pamilya, di po ba? Hindi na pwede yung puro kakabig eh. Hindi ka pwede puro tulak eh. Kailangan may kabig, merong tulak. Hindi pwede yung yours is mine and mine is mine. Hindi pwede ganun. Dapat tayo po ay two-way. Tayo magmahalang palitan. Eh, Pastor, hindi ko naman kailangan tumanggap dahil marami kong resources eh, marami kong pera. Hindi mami na mahal, no? People need you, but you also need to feel needed. Kailangan po natin ang isa't isa. Yung nga po sa title, halimbawa, no? Ayan, kahapon si Ma'am Marge nga, nagkasakit. Ha? O, na-miss po siya ng mga tao roon. Kasi maaaring si Ma'am Marge, ito naman yun, siya po yung malaking blessing doon. Pero, aniwala mga minamahal, si Ma'am Marge po yung blessed din, ng tay-tay, di po ba? O, ganun po yan eh. Ganun lang ang ministry, ganun lang ang pamilya. Bibigyan ka, magibigay ka rin. Hindi ka pwede yung bigay ng bigay, kailangan rin tumanggap. Hindi ka pwede yung tanggap, kailangan rin magbigay. Ganun po ang pagmamahalan. Para po yan two-way street. Ha? Hindi po yan one-way. Dapat po ang pagmamahalan ay two-way. Going in opposite directions. Ha? Tatlong paramang minamahal bilang kapatid. Una-una, tayo po ay magmahalang palitan sa pagbubuhat ng kabigatan. Yan, no? Sabihin po, tulungan kita, pero tulungan mo rin ako. Ganun talaga yun, di po ma? Diyan pwede po ako, puro ako tutulong sa iyo. Pag naman ako nangailangan, kailangan, tulungan mo ako. Ganun po yan, magtulungan tayo. Ngayon, tatlong bagay po. Number one, dahil tutulong ka, dapat kung maaari, huwag ka nang magdagdag ng bigat sa iba. Ha? Kaya, ikaw lang mga minamahal, hindi pwede po yung walang pakialaman. Uy, may sakit si ano, bahala sa buhay niya. Hindi po ganun, no? Dapat magmahalan tayo eh. At pangatlo po, pag ikaw ay inalok na tulungan, tanggapin mo. Ah, huwag yung, ay, hindi ko na kailangan niya. Hindi, hindi, no? Sapagat kailangan mo rin po ang tulong ng iba. Ah, kaya huwag nang dagdagan ang bigat na iba. Kailangan makialam sa pangalan ng iba at tumanggap ka dapat ng tulong mula sa iba. Ganun po ang palitang pagmamahalan. Ang pagubuhatan ng kanya-kanyang kabigatan, kailangan tayong magtulungan. Sabi nga po sa Galatians 6 verse 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Bear one another's burdens. Oh. Kalimbawa, si Ma'am Levy, kaya si Ma'am Aida, ano bang maaring burden ni, ano, ni Ma'am Aida? Ma'am Levy, yung aking SSS pension, na-hold. Kasi may suspicion na ako raw merong boyfriend. Eh, di ba pang ano lang yan, pang widow? Ito ba yan? Pwede ba ano mo na, manghutang sa'yo? Ano ba lang yan? Ganun po yung mga minamahal, no? Kayo po ba yung meron niya nila ngayong kabigatan ng iba? Ha? Ano? Share na sa inyo to, ha? Kapo nakakatuwa sa taytay, eh. Kasi ako yung nag-preach doon. Aking preaching doon, eh, ano? At least nakikinig sila. Kasi meron pong verse sa Bible, hindi ko na wait rito. Ang sabi roon, magpahiram ng walang inaasahang kabayaran. Ayun. Hey, Pastor! Yung palang pinahiram mo sa aming pangnegosyo, hindi na kailangang bayaran. Isa ako po ay nagpahiram ng pera doon sa tay-tay, sa mga women doon, kailang mga small business, mga tahian, ganyan-ganyan, no? At least naikinig sila.
Pero yung mga minamahalik, you have to have concern eh. Ano mang aspeto, maaaring karamdaman, kailangan tumulong ka. Diba? Eh, napansin ko po roon yung mga tao, eh, kailangan po ng tulong sa kapital, di, tutulong tayo. Pero sabi ka nila, uy, possible verse pa lang ganyan. Pag ikaw nagpahiram, huwag asahan na ng sukli. Sabi ko, eh kayo, bahala kayo. Pero... oh, kailangan tayo may concern mga minamahal, no? Kaya sa inyo mga fellowship groups, kailangan, alam niyo po, napakita halimbawa si Joseph eh. Di ba yung dalawang, ano, dalawang prisoner? Kita niya? At ayun na, nakinabang siya roon na, hindi niya, oh, mga bros, ba't kayo malungkot? Ikaw, Bacon, ikaw, barista ba yun? Barista siya, di ba? Ayan, pala, ano yun? Wine taster, yeah, wine taster po siya. No? Ba't kayo malungkot? Eh, kasi ganyan eh. So, mga minamahal, pag kayo po yung nag-fellowship group meeting, pansinin niyo kung may makasama kayong malulungkot. Yan. Kamusta inyo sila? Kasi baka may silang bigat na kaya natin tulungan silang buhatin yon. Ha? Sabi sa Galatians 6:2, magdalahan kayo ng isa't isa ng pasanin. Pangalawa, mga minamahal, dapat din merong reciprocal na pagmamahalan sa pagpapasensya. Kailangan ko yan, no? Hindi lang pagbubuhat ng kabigatan, kailangan din give and take sa pagpapasensya. Sabi ang minamahal, kailangan din magpasensyahan, di po ba? Oh, aminin ko po kapag, ano eh, kapag medyo nagkakaedad tayo, medyo irritable na, di po ba? Oh, irritable na. Ano? Lakas ang boses mo! Ano? Nanay, sumisigaw na ako. Umabot na ng rental center yung boses ko. Yung mahinang boses ko, mahinang pandinig nyo. Isa pa ulit-ulit, ganyan, nalimutan. Ayan. Ephesians 4:2, ng buong kapakumbaan at kamuhan na may pagkapahinuhod na magbataan kayo sa pag-ibig. Sa ibang salin po, kayo maging mapakumbaba, mainawal matyaga, magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Yan, no? Kaya, tumama na ang rule dito, ha? Kung ibig nyo kay pagpasensyahan, dapat kayo marunin magpasensya sa iba. Ito lang yun, give and take, di po ba? Misa kasi, gusto nyong unawain kayo, eh kayo ba'y umuunawa sa iba? Di ba? Nagmamadali kayo, eh, pag kayo naman ang mabagal, iba nagagalit, galit ka rin. Kailangan po marunong tayo magpasensya. Yan po yung give and take. No? Pangatlo, mga minamahal, hindi lang sa pagbuhat ng kabigatan, pagkapasensya, pangatlo po, tayo mag-give and take po sa pagiging mabuti at mapagpatawad. Kung ibig mong patawarin ka, dapat ka rin marunong magpatawad. Ha? Ayan po. Ephesians 4:32, at magmaganda loob kayo sa isa-isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa, gaya naman magpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. O sa ibang salin, o sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa, ito ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Bilang mga pinatawad, mga minamahal ng Diyos, dapat tayo magpatawad naman sa iba. Ang Diyos ang mabuti sa atin, tayo yung mabuti naman po sa ating kapwa. Ibig niya mabuti sa inyo yung kapwa. Kayo muna ang maging mabuti sa kanila. Ganun po yun eh. Ha? Subukan niyo yan, no? Ako po, ano eh, may natinatry ko na yan eh. Pag may nakita ako isang stranger, ba sa isang park, no? Ba may isang playground doon, no? Batiin ko, hello! Ayan. Ngingiti yan. Oh, yun. Kaibigan na kami. Pero pag new pinansin, sabihin niya, yung taong yun, mga suplado. Pangit naman. Lalo ka na. wala na yung, wala ka ng kaibigan, di po ba? Kaya po dapat tayong reciprocal po, palitan. Una-una, sa pagbubuhat ng kabigatan, magtulungan tayo. Sa pagkapasensya, magpasensyahan tayo. At sa biging mabuti at magpatawad,
tayo po ay mapagpatawad dapat. Magpatawaran tayo. Pangalawang minamahal, ang tunay pong pagmamahal na bilang kapatid, hindi lang po yan reciprocal o palitan, yan din po ay palagi, no? Magmahalan palagi at hindi po patay-sindi. Ha? Consistent and constant. Hindi pwede po sa pagmamahal ng kapatid na off and on. Yan nga po sabi sa Galatians 5:22, isa sa mga bunga ng Espiritu po ay tapos ang bunga ng Espiritu ay pagtatapat, faithfulness, constancy, o katapatan. No? Dahil magmahal po sa ating kapwa, ating kapatid, tuwad ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tuwad ng awa ng Panginoon sa atin. Ano pa sabi sa Lamentations 3:23? Sa mga katukhawan nga ng Panginoon ay hindi nalilipol, dahil nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag hindi nauubos. Ayan, no? Totoo po yan, kuminsan ang ating pag-ibig parang nauubos na eh. It's only by God's grace, mga minamahal, na tayo po ay nare-refill, no? Ang pag-ibig ng Diyos parang kape sa isang kapihan. Libre refill, no? Drink all you can. Ayan po ang pag-ibig ng Diyos. Ang habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago ting umaga, dakila ang inyong pagkatapat. No? Mamaya, sana pong ating pag-ibig bilang mga kapatid ay bago tuwing Linggo. Baka naman yung sama na loob nyo last week, ngayon, nandiyan pa rin sa inyo ngayon. Hindi ako pinansin last Sunday eh. Hindi ko rin siya papansinin. Nako! Ayan po, hindi maganda yan. Sabi nga ng Biblia, huwag nyo hayaan lumubog ang araw sa inyong galit. Eh, nakapitong araw na ang paglubog yun. Nandiyan pa rin yung galit mo. Dapat pong ating pong pag-ibig sa kapatid ay sariwa ting umaga. Dapat tuwing Sunday po, bago yan. Dapat nga, pag naliligo tayo, ano eh, pati yung mga galit, nawawala eh. Eh, pasang maligo ko once a week lang eh. Oh. Kaya pala. No? Kaya mga minamahal, dapat mawala rin yan. Sabi nga sa Kawikaan 17, ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. A friend loves at all times. Ganun po ang tunay na pagmamahal ng kapatid. Constant, consistent, unchanging. Kahit na po ang hirap pagmahal, mahal mo pa rin. Ito lang ang minamahal bilang pastor. But I always tell you, pag ikaw yung pastor, dapat talagang, I'm sorry kung medyo, yung salita ko masakit ha. Pero totoo po ito. Kung pastor ka, dapat po yung sikmura mo makapal eh. Dapat dibdib mo matigas. Kasi pag pastor ka, ikaw ay brad sibuyas, wala, hindi ka natagal mga minamahal. Hindi ka natagal sa dami mga hamon. At remember this, mga minamahal, bilang pastor, no? And if you want to be a pastor, bring this with you, this lesson. Ang napakahirap po na discouragement sa pastor, hindi po yung ginagawa po ng mga tagalabas, kundi ginagawa ng mismo miyembro. Ayan ang napakahirap. Kasi in-expect mo na, di ba, kapatid kayo eh. Bakit ganon? Bakit ganon? Hindi ba ako perfect, of course, no? Pero po, ano po si kami mga minamahal, kaya may pastor o na remember, na ating pag-ibig po dapat, hindi dapat dyan nagbabago. Ha? Kahit hindi kami minamahal, mahalin mo pa rin. Ha? Kahit na po, hindi ka mahal-mahal, kahit hindi lovable o loving, lovely, mahalin pa rin. Alaalang sa Panginoon Jesus. Ganun po ang tunay na pagmamahal ng kapatid. Di ba? Kahit naman kapatid mo. Kahit na gano'ng kasalbahe yan. Kapatid mo pa rin eh. Di po ba? Pero bang talikuran yan? Di pwede. No? Kaya nga po yung ating mga miyembro po. As I posted po sa ating chat group, di po ba? Hopefully, starting this evening, no? Or this afternoon,
Sibukan ko po pumunta po sa mga miyembro, kasama ko ibang kapatiran, na magkaroon kami ng visitation. Punta namin yung mga miyembro na medyo nagbabakasyon. Uy, ako naman magbakasyon. Tapos na kayo. Ayan, no? At huwag kayong magalit pag kayo dalawa ni Pastor, ha? Ibig sabihin mga minaman noon, kayo mahalaga sa akin. Diba? Ha? Na-miss kayo? Na-miss po kayo? Oo nga. Na-miss po kayo talaga. Kaya kayo nila dalawa. Mamaya po, after Sunday school, lalabas kami. Kahit isang isa o dalawang bahay lang, no? Para sila po yung ma-encourage na umaten ng face-to-face na activities natin, no? Sapagkat ang tuwing na kapatid po nagmamahal yan sa lahat ng panahon. Kahit di ka mahalin, kahit di ka pansinin, kahit di ka kausapin, kahit hanggang sin lang, wala man lang kahit smile, kailangan mo pa rin mahalin. Ganun po, no? Katlo mga minamahal, ito nga yung pangatlo, ito yung pinakamahirap. Ang pagkaman kapatid mga minamahal, pagkamahal na walang katapusan. Yan, no? Tuwad po ng pagkamahal sa kanyang mga alagad, sa John 31, sabi niya po roon, sa pagkaibig sa mga kanya na nga salibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. No? He loved them to the very end. Kaya nga po, tingin niyo ulit po yung ating katabi. Ma'am, maybe, yung katabi niyo po sa kaliwa ninyo. Ano yung mga mahalin niya hanggang katapusan? Ay, bali, malapit na siguro yun. Basta, asalbahin mo naman. Hindi, sa mga Aida po, alam niyo, sabi ko sa kanya, Ma'am Aida, hanggang 100 kayo ha, 100 years. Ah, exceeding pa. Ganun po ang pagmamahal mga minamahal, walang katapusan. Habang merong tibok ang ating puso, kailangan tibok niyan, tibok ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga po, kasi ang Panginoon nagmahal sa atin na walang katapusan, di po ma? Nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa atin? Hindi, di po ma? Kaya po ating pag-ibig sa ating kapwa, dapat ganun din. Hindi rin nagbabago. Ganun po ang tunay na pag-ibig ng Kristiyano. Hindi nagbabago. Hindi kumukupas. Laging masigla. Laging handang magbigay, magmahal. At kinakailangan, laging handang magsakripisyo. No? Ganun po ang pag-ibig ng ano. Ito lang po, again, hindi sa pagmamayabang. Di ba? Mula. I was saying this to boast, no? Pero I hope po ma-encourage kayo, ma-challenge kayo. Yung pastor nyo, mula umaga, I was here po, ano oras? Mga 7:30, hindi na ako. Sa baba, I was practicing my prelude. Kasi gusto ko sa Panginoon, maganda yung prelude ko. Kaya, practice na ganyan, no? Tapos, nagsaksaw kanina, prelude, tugtog, preach. O mamaya, meron kami alas dos po na practice ng Bethany Ladies. O, yung mga ladies, kakanta po ng special number. Tapos mamaya, after that, meron tayong Sunday school. Ako mo rin magtuturo. Ito lang mga minamahal, it is a long day for me yung Sunday. Pagod na ako by 3:30. By 4:30. Gusto ko lang umuwi, magpahinga. Pero ba't kailangan mo pang pumunta sa bahay ng ibang mga members na hindi umaatin? Sapagkat kayo po, sila po, ay mahalaga sa akin. At kung nakailangan tayong mag-sacrifice, gagawin natin yon dahil tayo magkakapatid po sa ating Panginoon. Ha? Sana po ma-realize natin yan na ang pag-ibig po sa ating kapatiran, yan po hindi laging madali. At mas makabuluhan nga kung mas mahirap. No? Kung nagmamahal kayo dahil gusto niya lang, enjoy kayo, okay naman po yon. Pero para sa akin po, ang mas makabuluhang pag-ibig ay pag-ibig na handa kang magsakripisyo para sa kanya. Kahit na pagod ka, dadalawin mo pa rin dahil sila po ay mahalaga sa inyo. Sabi nga sa 1 Corinto 13:7-8 po, anong kasing pag-ibig yan? Lahat ay binabata. Lahat piniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. Ah?
Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kaya po bilang iglesia, mga minamahal, naan niyo po, tayo po isang pamilya. At bilang isang pamilya, magmahalan tayo bilang kapatid. Ito po aking pong last point na iwan sa inyo. Na bilang kapatid, mga minamahal, ang ating pagmamahalan po ay dapat may kasamang commitment. Hindi ko alam sa iba, pero ako po, I see the church, I see Bethany Cubao as my family, as spiritual family, no? Kayo mga kapatid ko po sa pananampalataya. Hindi ko kamahal kayo maaaring ipagpalit sa iba. Kahit na ayaw ko sa inyo, at ayaw niyo sa akin, wala tayo magagawa, kapatid tayo eh. Di po ba? Oo, kapatid tayo. Mental commitment. Nandiyan kayo, dito ako. Kailan tayo magmahalan? Kailan tayo magmahalan? Mahalan na pamanatili, mahalan na ipapatuloy. Nagmamahalan dapat tayo na walang katapusan. Nakakita na po ba ng tatay na sabi niya, uy, yung mga batang yun, mas cute ha. Yung aking anak, nakakatakyot. Yun na lang, tuloy ang mga anak ko na lang to. May ganun mga ganun ba tatay? Pinapalitan yung mga anak niya? May ganun ba? Sabihin ko ba, o yung sabi ng church, masabait yung mga members doon. Doon na kayo mga pasto, huwag na rito. Kasi mga members dito, sobrang bait. Dito lang mga minamahal. Wala na akong makikitang miyembro sa buong mundo. Kayo po ang pinaka-best members sa buong mundo. Kasi meron kayong best pastor din. Pre, love you all, di ba? Mag-anap ba ako ng iba? Eh kayo na nga yun eh, di ba? You are my family. Ano namin yung mga yan? Yan ang pinapalitan yan eh. Yung sabihin ko na, ang layo ng bahay ko, Antipolo, dito kayo sa Cubao, hanggang na kaya ako ng ibang church na pastoran na malapit-lapit? May ganun bang pastor? Alam niyo na ang aking pupuntahan, di po ba? Di po tayo nagpapalit po ng tahanan, pamilya, dahil sa lapit o layo. Doon ang mag-asawa. Siyempre yung asawa, nagbabago yan. Diba, Sir Renato? diba, Sir Bell? Nagbabago yan. Ay, ito yung warning ko kay Sir Junay at Sir Ray. Hindi pa nakikita, pero later. Nagbabago yan. Ayaw ba na? Ay, asawa ko, dati, super ganda. Ngayon, maganda na lang. Uy, yun na pa rin. Ikaw, papalitan ko na siya. May mas maganda ritong misis eh. Maganda ba ang mister? Maganda ba ang mister? Walang ganda, mga minamahal. Asawa mo yan eh. Mahalin mo yan. Ha? Hindi ko pwede pagpalit yan. Kaya sabihin mo yan na yung pinaka sa mundo. Asawa, mahalin mo pa rin yan. Huwag palitan yan. Di ba? Alam mo bakit ka kailangan tanggapin mo siya? Sa bakit ikaw rin, tanggap ka rin niya eh. Ganun po yun. Kaya, mga minamahal, kung minamahal mo kayo, mga minamahal, sana mahal niyo rin ako. Di ba? Magmahalan tayo. Ganun po yan. Pag kayo, sa bahay niyo ba, nag-away kayo, ay, alayas na ako rito. Ayoko na sa inyo. Tignan niya, kapatid. May ganun bang tao? Kahit po yung kapatid mo yan, kahit mag-away kayo, kapatid mo pa rin yan. Yung pwedeng talikuran yan. Yun po sa iglesia, mga minamahal. Maaring meron kayong mga ginagawa na ayaw ko, pero hindi ako pwedeng umalis dahil sa mga bagay sapagkat kayo po ay pamilya ng Diyos. Iisa tayo eh. Di po, mga minamahal? Kahit meron kayong issue sa kapwa miyembro sa iglesia, ayaw niyong katapatabi niyo, ayaw niyong kamiyembro niyo, hindi mo pwedeng iiwan siya sapagkat kapatid mo yan. Sa iglesia pang ito, tayo magkakapatid, mga minamahal. We are committed to each other from now until eternity. Wala pong palitan.
Ito pong nais ko pong i-drive home sa inyo, no? Kaya ako nga po yung nalulungkot sa ating mga miyembro na para bagang dahil lamang sa dahilan na ganyan. Ay, pastor, doon ako sa kabilang church. Wala mong gagawa. Masakit talaga mga minamahal. Pero you don't do that to your family, whether to your natural family or to your own spiritual family. Mahalin niyo po ang inyong church. Mahalin niyo po ang kapatiran. Sabi sila po ay membro po ng inyong sariling pamilya. No? Kaya, bilang pagkawakas mga minamahal, magmahalan tayo bilang mga kapatid. Kaya ano ba kahalaga ang pagmamahalan? Di ba po, kung nakita kayo ng pulis, how would you know that a person is a policeman? Meron po siyang badge, di po ba? Police badge. At ganyan mga minamahal, tayo po bilang mga kapatid sa pananampalataya, meron po tayong badge ayon sa John chapter 13. Ang badge po natin bilang alaga ni Kristo ay yung ating pagmamahalan. Ibig niyo pong makilala tayo sa community natin bilang mga tuwing na Christian, alaga ng Panginoon, kailangan makita po sa atin, mga kapatid, ang pagmamahalan bilang mga tunay na magkakapatid kay Kristo. Brotherly love, sabi nga ni Matthew Henry, brotherly love is the badge of Christ's disciples. Ang pagmamahalan bilang kapatid ay ang tsapa ng mga alagad ni Kristo. Mga tayong magmamahalan, una-una po, magmahalan na merong palitan, reciprocal. Mahalin mo siya, mamahalin ka rin niya. Pangalawa po, magmahalan palagi. Constant love. Hindi pa tayo sindi. At pangatlo po, magmahalan, walang katapusan. Magmahalan tayo na may kumita sa bawat isa. Magmahalan hanggang sa dulo. Wala pong katapusan. Let us love one another like true brothers and sisters in the faith. Tayo po ito may lahat. Abang tayo po nakayoko, habang tayo ang karoon po ng sandaling ang panyaya, ibig ko lang pong magbigay ng panyaya una-una sa ating mga bisita, online man o face-to-face, o kaysa ating mga miyembro. Dahil di ko po alam kung lahat nga tayo rito ay tunay na mananampalataya, tunay na ligtas, tunay na Kristiyano, tunay na alagad ng Panginoong Yesus. Kung ikaw ay wala pang katiyakan ng langit, kung ikaw ay wala pang Jesus sa iyong puso, di ka binago ng Panginoon, ang kailangan mo si Kristo. Kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan magsisi, magtiwala sa Kanya, at isukumong buhay mo sa Panginoon Jesus. Sabi nga sa John 1:12 ganina, ang sino man tumanggap kay Kristo at nampataya sa Kanya, binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos, maliban ikaw ay tumanggap kay Kristo. Hindi ka punta sa langit, maliban ikaw ay magtiwala sa Kanya. Magsisi ka rin sa iyong mga kasalanan at isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Sabi sa Romans 10:9, kung sabihin mo na siya ay Panginoon, si Jesus, at magitiwala ka, mainiwala siya muli na buhay, ikaw ay maliligtas. Kaya kayo mahalalangin, kung ngayon umaga, wala katiyakan ng langit, hindi ka pa nakaranas ng pagbabago mula sa Panginoong Jesus, sunan mo ko sa aking panalangin, tahimik lamang ang kinimoto bilang iyong sariling panalangin. Tahimik lang sa iyong puso. Isipan, ulitin mo ito bilang iyong sariling panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na kayo isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na po iniiwan. Tinatalikuran aking mga kasalanan. Ako'y nagtitiwala, Panginoong Jesus, inyong kamatayan sa krus, pagkalibing, at muling pagkabuhay ay sapat na kabayaran na aking mga kasalanan. At kinikilala kita, Panginoong Jesus, natanggap kita bilang aking tagapagligtas at nagbayad ng aking mga kasalanan.
akin na pong sinusuko sa inyo, aking buong buhay, pumasok kayo sa aking puso, at kayo na pong maghari sa aking buhay. Kinikilala kita pa ni Jesus. Natanggap kita bila aking Panginoon at hari na aking buhay. Tulungan niyo po akong sumunod sa mga utos at mamuhay ayos sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon Jesus, sa kaligtasan na binigay niyo sa akin. Kaya po itapat na nalangin, kaya tumanggap kay Kristo, nagsuko ng buhay sa Kanya, nagsisi yung mga kasalanan, sabi nga po ng Biblia, gaya lamang ang pag-ibig Diyos sa libutan na Kanya binigay sa Jesus bilang nakapagligtas sa atin upang sino may sa Kanya manampalataya, hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sabi rin po ng Biblia, sino man na kay Kristo na, ibinago na. Kaya kung nagtiwala kay Kristo, nagsuko ng buhay sa Kanya, nagsisi, kung ang ibago nila lang, anak ng Diyos, at mayroon ang buhay na walang hanggan. At para po sa atin ng mga miyembro ng iglesyang ito, ang hamo po sa inyo, una-una, tunay ba na kinikilala mo ang Bethany Cubao bilang iyong sariling pamilya? Tunay ba na ang miyembro ng iglesyang ito ay kinikilala bilang iyong kapatid sa panampalataya? Kung ganon, inahamo kita na malaya ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako na magmahalin aking kapatiran bilang tunay kong kapatid sa pananampalataya. Lord, help me, Lord. Dalawang bagay lang mga minamahal, na lagi ako magmahal at magmahal ako na walang hanggan. Ano man ang mangyari, magmahal tayo. Hindi man tayo pansinin, mahalin pa rin natin. Hindi man tayo tulungan, mahalin pa rin natin. Pagkamahal po na mayroong commitment, pagmamahal na walang hanggan, hindi pagmamahal na sandali lamang, nawala na. Let us love one another with a true brotherly love. Pagmamahal po na lagi at pagmamahal na walang hanggan. Kung yan pong nais po ninyo, then come in front, join me, marahin tayo sa Panginoon. Lord, give me that love. Give me that constant love and give me that unending love for my brothers and sisters. Turuan niyo ako mahalin po ang Bethany Cubao members ay mga kapatid sa pananampalataya. Palagi at walang hanggan. Lord, help me to be committed to them. Mula ngayon hanggang sa doon na aking buhay, mamahalin ko ang mga membro ng Bethany Cubao. And you know what would happen? Kung magbigay ka ng pagmamahal, ikaw rin tatanggap ng pagmamahal. Ganun po yan, mga minamahal. No? Kaya I challenge you this morning, give that commitment to the Lord as a church member, as a child of God. If you consider this church as your family, then pray that to the Lord. Lord, tulungan mo ako na laging magmahal sa kapatiran. At tulungan niyo, Panginoon, magmahal na isang magmahal na walang hanggan. Hindi depende sa panahon, hindi pwede, depende sa aking damdamin, hindi depende sa kailang pagtaro sa akin. Ano mong mangyari, lagi ko silang mamahalin at mamahalin ko ang pagmamahal na walang hanggan. Tulad ng pagmamahal niyo sa akin, Panginoon. Will you do that? Ilan po sa ating mga membro ang kikilala that you are a true church member of this church? Kung ganon, magmahalan tayo. Pray to the Lord that God will give you that kind of love in your heart. Love that doesn't change. Unchanging love, constant love, and love that lasts always, no? Till our very end. Pag-ibig na lagi at pag-ibig na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong aral at hamon. Isa nga pong malaking pribileo na kami po ay naging member ng iglesyang ito. Iglesia tumatayo sa katotohanan. Iglesia na inyong minahal. Iglesia na tahanan ba ng Espiritu. Iglesia na may layon na humayo para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at maging pagkapala sa manangailangan. Takilan Diyos, nawa po aming mahalin ang iglesia. Nawa po aming mahalin po ang kapatiran. Nawa kami magmahal ang pagmamahal mula sa inyo. Lord, tulungan niyo Panginoon, lalo mo na sa harapan, gini po sa mga nairito,
Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pag-ibig na palaging umiibig. Hindi nagbabago, hindi nawawala. Kundi pag-ibig po na araw-araw ay sariwa, ito ang habag niyo po sa amin. Turun niyo kami, Panginoon, magmahal din na wala hanggan. Hindi pagmamahal na isang linggo, isang buwan, isang taon. Hindi pagmamahal, depende lang kung kami matanggap o hindi. Hindi pagmamahal na depende po kami minamahal o hindi. Kundi pagmamahal po, lagi at pagmamahal na walang hanggan. Lord, help me us to be committed to this church. I shall be committed to this church. Alam namin, Panginoon, ang pagmamahal sa iglesia ngayon ito ay walang hanggan din. Nawa kami rin, Panginoon, magmahal sa aming kapatiran ng walang hanggan. Ang mga gawain po sa inyong biyaya lamang, tuloy niyo kami, Panginoon, tamdalang Hispanic Cristo Jesus. Amen. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Tayo po, dako po sa ating pagibigayan. At kung kayo po ay tapos na sa inyo pong pledge card, pwede po ihulog ngayon sa offering bag yung ating pong copy. No, I think ito yung second copy po, I think dapat ihulog ninyo. Ito yung sa inyo. No? Pero kung di man po, you could just keep this later kay Ma'am Bibien o kay Ma'am Tintin Asenyero para po may record po natin. At yung pong teksto po sa ating pag-ibigay sa Malakay 3:10 sa Epos Tagalog, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mahukbo, kung di ko bubuksan sa inyo ang mga nungawang sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang tapat na silid na kalalagyan. Kaya rin po ang katapatan ng Panginoon, kung tayo po ay tapat sa Kanya, siya rin po ay tapat po sa atin, pupunahan po ang ating mga pangailangan. Maraming salamat po. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat po sa mga biyayang aming tinatanggap sa araw-araw, Ama. Sa oras na ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat. Dalangin po sa bawat isa sa kanilang pagbibigay. Pagbigay po ng may pasasalamat, Ama, at kabutihan, Ama, sa kanilang puso, Ama. Basbasan ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, maraming salamat po sa isa pang oportunidad na ibinigay niyo sa amin upang ipakita ang aming pagmamahal sa inyo. Salamat po sa pagmamahal na ibinuhos niyo mula sa kauna-unahan hanggang sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa buong hapong ito. Nawa po ang nalikom na pera ay magamit po para sa inyong kaluwalhatian. Didalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo pong lahat para po sa ating huling awitin. Mahalin natin ang bawat isa bilang magkakapatid ng palagi at walang kapalit, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Salamat. Makapangyarihang Diyos, naming Ama, muli kami po ay nagpupuri sa araw pong ito, sa natapos po naming panambahan. Salamat pong muli sa inyo pong mga paalala bilang pong iyong mga anak at bilang hamon, Panginoon, na aming ganapin ang mensahe na aming pong napakinggan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, pagmamahal na ipinadama sa amin.
sa pamagitan ni anak na si Jesus na iyong isinugo upang ang aming mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. At muli, dalangin din namin, Panginoon, na ang pag-ibig na yan ay hindi lamang po namin itago sa lilinin, kundi ito ay aming pong maibahagi, lalo na sa aming mga kasambahay, aming mga pamilya, at dalangin din po namin na sa bawat dako na kung saan kami ay dalhin ay hindi po namin makaligtaan na ang pag-ibig na ito na yung inilagay sa aming puso. Ama, salamat po sa bawat isa na gumawa na kanya-kanya pong mga tungkulin sa aming programa, sa aming pong panambahan. Ikaw po ang magpala sa bawat isa. At lalo na, Panginoon, sa aming pong tagapagsalita, aming Pastor Ebies Acorda, patuloy na bigang pa siya ng kalagdagang lakas buhay at patuloy na maging biyaya hindi lamang sa iglesyang ito, kundi sa anuman dako na siya ay yung dinadala upang ipangaral ang iyong salita. Salamat sa aming panahuin, dalangin namin na naway nabigyan po siya, Panginoon, ng kalakasan espiritual at naway dala-dala po niya ito hindi lamang sa kanya pong isipan kundi mailagak sa kanya pong puso. Salamat sa bawat isa na narito, sa bawat membro, dalangin po namin na hindi po namin makakalimutan, Panginoon, yung pagmamahal na yung pinadama sa amin. At sa gayon ay sa tuwina na ay ito ay makita sa aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming papong mga gawain na titira sa umagang ito hanggang sa hapon, ikaw po ang maitaas at maluwalhati. Ingatan mo ang bawat isa sa aming pong pag-uwi. Naway dalangin po namin, dali mo kami ng safe sa aming mga tahanan. At maging naroon po sa kanilang tahanan, sa online, nanonood at nakikinig. Salamat po ang lahat na ito ay aming dalangin. Sa pangalan po na Anak na si Jesus. Amen.